sabi ng PNP at DILG, patuloy sila na tumutulong para mahanap itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Pero sa inyo ba, meron na bang communication, meron na bang pasabi kung... kasi matapang yung salita niya na hindi raw siya makikipag-cooperate sa Kongreso. Yun nga, ang narinig naming balita, siya daw ay aakyat sa Korte Suprema at kikwestiyonin yung pagsasite ng contempt ng Quadcom. No? Kasi dapat magpahuli muna siya bago siya mag-file ng petition before the Supreme Court. Kasi hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court kasi wala pa namang justiciable issue. No? So dapat nandito muna siya. No, either pumunta siya rito o hindi kaya ma-produce siya ng PNP o nung kung sino man ng Sergeant at Arms or kung sino man ang naghahanap sa kanya. Pero sir, can I question niya is the order? He's saying na grave abuse of discretion. Yun. That's what he says, no? Of course, that's his right, no? Karapatan niya magsabi na grave abuse of discretion, pero sa amin hindi. We only adhere to the rules of the House. In this case, we cited him in contempt because he violated Section 11, Paragraph C and D of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation ng 19th Congress. Very clear ho yan, sinait namin dyan. Ano yung isa doon kanyang violation? Sinabi niya na siya ay magsasubmit ng mga dokumentong importante. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagsasubmit ng dokumento. So, ngayon, instead of speaking in front of the Quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Kaya nga, ang panawagan ko kay Attorney Harry Roque, na kung maaari, Attorney, marami ka namang kaibigan dito sa Kongreso, dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapag-debate dyan sa Quad sa social media. So, kung meron kang issue, sabihin mo sa harap ng mga membro ng Quad. Kung meron kang gustong tanong, itanong mo sa harap ng membro ng Quad, hindi sa social media, walang sasagot sa'yo dyan. Hindi rin pa yung pakas sa Quad Committee. Yun ang sabi niya. No? But contrary to what the other people, perhaps majority of the people are saying, fair naman kami. Binibigyan namin, kaya nga namin siya binibigyan ng pagkakataon magsalita. Diba? Unang-una, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, ipinangako niya yun. Hindi ho yung pinilit na i-produce niya. Pinangako yun because material yun dun sa usapin kung saan nang galing yung pera ng Biancham Corporation, PH2 Corporation, at iba pang korporasyon na siya ang nagmamayari. Diba? So, napakahalaga nun sa investigation na ginagawa tungkol dyan sa pogo na yan. Sir, illegal pogo. Ini-insist niya, hindi naman daw konektado yung kanyang salin at yung mga tax, mga tax returns, hindi raw konektado sa pogo yun. Oh, hindi nga konektado, pero konektado yun sa kumpanya niya na yung kumpanya niya ay konektado sa pogo. Oh, di ba? Para malinaw lang, no? Yung tinatanong, wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun nga, yun ang interest ng Quadcom. Kung yumamang ka times 10 yung network mo ngayon, wala ho kami pakialam dyan. Pero ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang network, ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99. Power tripping daw, sir, kayo. Oh, that's what he said. No? Again, sabi niya, power tripping. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga ng mga Quadcom chairs? Diba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan ko ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Sabihin mo sa harapan namin yan. Diba? Ika nga, itong iniingi namin dokumento sa'yo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa Quad, doon ka nagsasalita. Did you shore up siya ng support right now between the supporters of the previous administration, previous dispensation? Talagang all out yung kanyang pagiging blasting ng kanyang mga statements on social media. Hindi ba kayo natakot na, the public would, yung mga pro-Duterte camp, parang
mag-against sa inyo and mag-mobilize sila against you? Ba't kami matatakot? Eh kung ang aming layunin ay ilabas lang yung katotohanan, diba? Do you think people will rally behind Attorney Harry Roque? Yun nga ang panawagan ko. Medyo wag mo namang isipin, disabuse yourself from believing na you are a central political figure. Diba? Diba? Hindi naman ganun siguro. Kung ikaw, nananawagan ka ba ng people power? Sige, sabihin mo sa harapan ng Quadcom yan. Nananawagan ka ba ng rally o support galing sa taong bayan? Panawagan, isabihin mo yan sa harapan ng Quadcom. Huwag yung sa likod ng Quadcom kasi hindi kami makasagot. Hindi namin matanong yan. Kaya gusto namin, kumare, harapan tayo. Huwag talikuran. So, sabi po ni Admon, hindi pa pwede mag-request ang committee from the agency itself ng mga documents? O meron ding kailangan personal pa niyang merong kumagawin? Oh, those are like, for instance, yung trust agreement between Attorney Harry Roque at saka yung kanyang mga kamag-anak, no? Yung deed of sale, personal documents ito eh. Diba? Sabi niya naman niya, yung pera daw ay galing dun sa sale, yung proceeds ng sale nung... yung Paranaque, diba? Yung 1 hectare yata, 1 point something hectares. Ang hinihingi lang naman sa kanya, hindi bawal, deed of sale lang. Pakita mo yung deed of sale. Diba? Iba eh, mahirap bang i-produce yun? Kung ikaw ay walang tinatago, ba't hindi mo ipakita yun? Diba? Tinanong yan ni Congresswoman Jane K. Luistro. Tinanong yan ni Congressman Rog Gutierrez. I think you owe it to them, no? To satisfy them with their inquiry, with their question, by producing these documents na dapat mo ipakita. Kasi justification mo yan eh. Kung bakit nagkaroon ka ng ganyang karaming pera. Di ba? Just very beautiful. Can you explain to the public, ano po yung documents na hinahanap ninyo and how does it relate to your theory na baka po may explain his wealth and how it's connected to his work sa public. Ito ha, yung issue sa wealth niya, hindi ho yun ang importante sa amin eh. Wala ho kaming pakialam kung naging mayaman siya no, nung panahon. Ang aming question, saan ho nang galing yung pagtaas ng yaman nung Biancham Corporation mula ng 125,000 ang 2016 na naging 150 million in 2018, no? Bakit importante sa amin yung Biancham Corporation? Kasi nga, yung Biancham Corporation ay siya ang nagmamayari at may kaugnayan dito sa Lucky South 99, no? As clearly stated by Congresswoman Jane K. Luistro, there are overwhelming circumstantial evidence that proves na maaaring may kaugnayan si Attorney Harry Roque through his company, Biancham, dito sa usapin ng Lucky South 99. Sino may-ari ng bahay doon sa kung saan nakita yung Chinese fugitive? Diba? Sabi niya, PH2. Sino may-ari ng PH2? 52% of PH2 is owned by Biancham Corporation. Sino si Biancham? Sino si PH2? It's the Roque family. Anong kinalaman ng Chinese fugitive na IT expert ng Lucky South 99 doon sa bahay niya? Hindi ba merong circumstantial evidence yon? Di ba? Ni raid yung Porac, Pampanga. Nakita doon sa kwarto ng isang Pilipino, no? By the name of Mr. A.R. De La Serna. Pagbukas ng dokumento, nakita doon, legal officer, Attorney Harry Roque. Di ba circumstantial evidence din yon? Oh. Di ba? Oh. Pangatlo, pumunta si Attorney Harry Roque kasama si Cassandra Ong doon sa PAGCOR sa harapan ng sa opisina ni Chairman Altenco. Anong pinag-usapan ni Harry at saka ni Cassandra at saka ni Chairman Altenco? Lucky South 99. Hindi naman pinag-usapan yung whirlwind doon. Di ba? So, ano ngayon yung sinasabi namin na mahalaga para sa investigasyon nito? Yang mga dokumentong yan na maaaring magpatunay na wala kang kinalaman. No, maaari, ha? Maaaring magpatunay na wala kang kinalaman dyan. Sir, ang sinasabi niya, 2014 pa daw yung mga companies niya at bago pa daw nagkaroon ng mga pogo, established na raw yun ang pamilya niya. Oh, wala daw siyang kinalaman sa Lucky South. I agree. Yung Biancham Corporation, 2015 niya in-organize yun eh. Ang laman nga lang noon, 2015 ay 125,000 eh.
Pero noong 2018, may operation na ang POGO, umabot na ito ng 150 million, 125 million or 150 million. So hindi mo pwedeng gawing dahilan, eh, before the POGO, meron na akong kumpanya. Yes, that's true. Wala, no one is saying na hindi totoo yung sinasabi mo. Totoo. Kumpanya mo nga yan. Tinayo mo yan nung nandiyan dyan, nung wala pa yung POGO operation. O ngayon, nagkaroon ngayon ng POGO operation. May kinalaman ngayon itong kumpanyang tinayo mo noong 2015 sa operation na isang illegal na POGO na nag-operate sa ating bansa. So, hindi ba pwedeng tanungin ng congressman, ng Quad Committee, kung ano ang kaugnayan mo dyan? Why will you go up to the Supreme Court? Diba? Or anyway, that is your right. If you want to go up to the Supreme Court and ask for a judicial intervention, so be it. Kung kami naman ho sa Quad, makikinig naman ho kami kung anong sabihin ng Korte Suprema eh. Diba? Kung sabihin ng Korte Suprema, yes, tama si Atty. Harry Roque, meron kayong grave abuse of discretion, eh we will follow. We will probably rectify the actions of the committee. But sir, follow-up dyan, alimbawa, may pending nga na Supreme Court petition si Harry Roque. Wala pa siyang petition, ha? Wala pa. Wala pa. Because pero kailangan niya... Pero ng petition, what will happen to the implementation of the arrest warrant? Okay. Maapektuhan ba yung arrest warrant niya? Ako, I personally believe that he has to be arrested first. Kasi may arrest eh, no? May arrest order. Kailangan ma-arrest muna siya. And then he goes up to the Supreme Court. Otherwise, hindi pa nga siya nahuhuli. Hindi pa nga siya nakadetain. Eh, bakit na sa akin? Wala pang justiciable issue. Diba? Yun nga yung ano natin sa kanya. Diba? Sir, sa Thursday po, ano po yung expected natin? Parang kung hindi pa rin siya umarap, ano yung mga mangyayari? At sino po yung expected natin? Yung paharapin bukod kay Harry O? Yan ang surprise. Sir, sir, okay. Hindi kasi, ganito yan. No? Sagutin ko muna yung kay Mela. Kasi yung topic is legal POGOs, no? Kagaya ng ginagawa nila ngayon sa Senate, no? Ang aming inimbitahan ay si Attorney Harry Roque, si Cassandra Ong, at saka si Alice Guo, si Go Waping, at saka other personalities, yung mayor ng Pangasinan, kaya rin nung naimbitahan nila doon. No? Bakit namin iimbitahin sila? Kasi material din naman yung kanilang testimonya sa inumpisahan naming hearing tungkol sa illegal POGO. Hindi naman pwedeng bitin yung amin. Kumbaga, from chapter 1 to chapter 10, natapos na namin. Eh, kailangan namin chapter 10 to chapter 20. Yan lang naman, kopyahin na lang namin yung chapter 10 ng Senate, ilagay namin sa amin, no? So, we have to have our own interrogation, inquiry. So, kaya nga yun ang aming point dyan. Sir, kaso sinasabi, parang hindi na raw in aid of legislation. Hmm. Parang judge, jury, and executioner daw yung... Sino nagsabi niyan? Si attorney? Meron siyang sinabi na okay. Hindi na raw in aid of legislation. Okay. Eh, di ba, ganun din ang sinabi mo kay Laila Dilima nun eh. You were the judge, the jury, the spectator, and the whatever it is. No, ang really, ito ha, hindi kami ano, kumbaga, yung sa amin kasi, base lang sa aming rules. Diba? Honestly, dahil itong Quad Committee na ito, isang historic at saka isang unprecedented committee dito sa history ng mababang kapulungan. Ayaw naman ho naming masira yung credibility at saka integridad nito dahil namumulitika kami. Wala hong politika rito. We only follow where the evidence points us, no? Pag may ebidensya, duk may papunta. Pag may nabanggit, mayroong testimonya, mayroong mabigat na karugtong na ebidensya, yun ang pinakikinggan namin. Hindi ho kami nakikinig sa mga political, wala ho sa amin yan. In fact, itong ginagawa namin ngayon, where other critics would say, eh, namumulitika kami, o political persecution, mali ho kayo. Hindi ho political persecution ito. Ito ho ang paglalabas ng katotohanan para ho sa kaalaman ng ating sambayanan. Wala ho kaming politika rito. Sir, follow-up lang. Yung end goal, anong batas kaya yung pwedeng... That's a good question. In fact, kung na-monitor nyo yung last hearing namin, there were around 10 proposed legislation na inisa-isa yan ni Congresswoman Gerville Luistro. No? And you will see in our committee report, no, kung ano yung mga proposed legislation namin.
Huwag nyo na hong supportan, bisan, ay, kahit sino, sa amin, sa Quadcom, na membro, sa susunod na eleksyon, kung wala ho kayong makikita ang proposed legislation dyan. Dahil ang aming layunin dito ay ang ating in aid of legislation. Marami po kami nakita na mga pwede nating ipanukalang batas, no? At syempre, para ho sa ating mga kababayan, isa sa layunin ng investigasyon na ito ay mabigyang hustisya. Yung mga dapat mabigyan ng hustisya and to hold accountable those people who are behind these shenanigans. Yun ang aming objective dito. Yung sa mga panukalang batas po, wala po ba doon yung totally ban yung Pogos at yung, di ba na yung pangalan ngayon, yung IGL Yan ang aming isa sa proposal namin. Kasi why will we legalize something that is illegal? Di ba? Eh ang source nito, ang origin nito is China eh. And China nga considered this industry as an illegal gaming industry. Bakit natin illegal dito? So dito sa aming panukala, talaga ipagtitibay dito na hindi na pwede yung mga ganitong klaseng mga offshore gaming operations. So, any specifics pa po sa mga ibang measures na Saan nyo gusto? Sa Pogo, sa drugs, o sa EJK? Sa EJK. Okay. Sa EJK, alam na natin no, na ang mga nangyaring mga opisyal, no, kasi apparently based on the testimonies of the two PDLs na ating pinagsalita sa Quadco, na merong planong ginawa na kung saan kakutsaba ang warden, kakutsaba ang assistant warden, kakutsaba yung ibang preso sa loob, no. So, ano yung dapat nating gawing batas para maiwasan ito? Number one, we are looking at proposing a bill na less human intervention ang pagmamanage ng ating mga jails, no? Nang sa ganun, eh wala tayong maakusa, wala tayong, hindi na maulit yung mga ganitong klaseng ginagamit yung mga taong ito para makapenetrate yung mga killer sa loob, no? Number two, kapag ka foreign, no, kagaya niyan, kasi yung biktima dito, tatlong Chinese, eh, no? Yung tatlong Chinese na to, they were convicted for importation of illegal drugs, no? Siguro, para sa atin, eh, hindi mo sila pwedeng ihalo sa mga Pinoy. Kasi, kung mautusan yung Pinoy na i-execute yan, pwedeng gapangin yan, no? So, maaaring maglagay tayo ng bagong kulungan for foreigners lang naman, di ba? We can do practically do that, no? If there is a physical change doon sa kulungan natin, so be it. If there is a need to spend for this, so be it. Kasi kasama yan doon sa ating panukala na hindi na maulit itong mga ganitong klaseng mga nangyari sa ating bansa, no? Pagka-involve ay law enforcer, no? Halimbawa, police, no? At napatunayan sa korte na siya ay involved dun sa extrajudicial killings. Ano ba yung karampatang parusa dyan? Di ba? Kung tatanungin mo yung mga biktima, yung kamag-anak ng biktima, abay, madali nilang sasagutin yan. Kamatayan din, di ba? So death penalty. Maybe there is a need to revive the death penalty. Di ba? Ngayon, ano pa sa Pogo, alam na natin. Sa drugs, maybe, alam naman natin, ano ba yung sources nung, saan ba nanggagaling yung droga? Di ba? Saan nanggagaling yung droga? Pwedeng sa mga ports, seaports or airports, or sabi nga nila, because our country is an archipelago, very porous daw yung ating bansa, no? Eh siguro, dapat gumawa ng programa kung paano natin mababantayan yung ating mga ista, no? To a point that meron na pong technology ngayon. Eh, pwede nyo nga makita kung sino yung naglalakad from the sky. Makikita mo kung sino yung naglalakad eh. Diba? From another place, in another plan, in another country. Diba? There's a new technology. Maybe we can probably use that. Mostly ba yan mga bagong batas o may mga amendahan? May mga amendahan din tayo. Halimbawa naman, dun sa amendments naman na pinopropose natin, yung PSA. No, yung bakit ba nagkakaroon ng certificate of live birth yung mga Chinese na hindi naman pinanganak dito?
Yung programang sinasabing late registration, dapat silipin. Diba? Yung pag-i-issue ng passport na mga nai-issue sa mga foreigner, ganun lang ba kadali? Just because mayroon birth certificate na Pinoy sila, makakakuha ka na ng passport? Eh siguro kapag medyo ang itsura, eh, hindi naman sana nag-aano ako, ano? I don't want to be judgmental. Kasi pagka Chinese naman, siguro dapat may interview yan, di ba? Diba? Eh kung hindi naman makadiretso ng Tagalog yan, parang yung kapatid ni Alice Go. Akin pala, sorry. Eh kung yung Alice Go, o iba may interview mo, ikaw taga-bigay ng passport, bibigyan mo ba ng passport yon? O kayo, tanungin ko, bibigyan niyo ba ng passport yon? Halimbawa, kayo ang final signatory dun sa passport niya. Kayo ba magbibigay kayo ng passport dun kay Sheila Go? O yung Sheila Go, bibigyan niyo ba ng passport yon? Di ba hindi? Magdadalawang isip ka bago mo bigyan ng passport yun eh. Diba? Maybe we can also look into amending the Securities and Exchange Commission charter. Bakit pa nakapagpatayo ng mga kumpanya ito, mga insect, na hindi naman sila 100% Pinoy? But they own more than 40% of the corporation, which is a complete violation of the Constitution, the 60-40 prohibition, diba? So, marami. Kung proposed legislation lang, the Quad has already a list, no, of all this proposed legislation. 9165, sir. Of course, 9165. Marami tayong amendments dyan na pinopropose, no? To help the law enforcement units and to help also the prosecution side. Kasi other countries, they are employing a legal strategy, no, as to how to go after the cuddlers and the protectors of drugs. No, kasi tayo, nahuhuli natin yung pusher eh. Diba? Eh, tanong, may ano ba ratio ng nahuling pusher sa ratio ng nahuling drug lord? Diba? Sa 10 drug lord, ilang libong pusher yung nahuli? Tama ba yun? Diba? Balance ba yun? Bakit ganun? There must be something wrong with the law or maybe with the implementation of the law. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Diba? Kaya tayo nag-iimbestiga in aid always of legislation. Well, matatapos, well, of course, malapit na matapos yung 19th Congress. So, are you expecting po ba nang pasay itong mga bills na ito? Siguro, if not in the 19th Congress, in the 20th Congress. Basta, we will guarantee you that in this Quad Committee, we will propose that. If ever pumasa ito, thank you. Kung hindi pumasa, perhaps there's a better wisdom to that and maybe we can ask those people who will oppose it. O kung hindi man pumasa ito sa 19th Congress, hopefully I keep my fingers crossed na pumasa ito sa 20th Congress. Kung hindi ba kayo nag-worry na itong mga inimbisigan niyo puro mga illegal eh, marami mga government official ang involved? Oo, kami, yan ang pinatutungkulan natin dito sa investigation na to hold those who are accountable. Bakit nangyari ito? Sino nagpalusot nito? Sino yung quote-unquote enablers nitong mga illegal activities na to? Di ba? Paano? Saan ba nag-ugat? Di ba? Tingnan natin. Kaya nga inimbestiga natin eh. Bakit ba dumami pogo? Ano yung rason? Everybody knows kung ano. Because there was a policy, di ba? I'm not saying as I speak now, I'm not saying it is illegal or unconstitutional, but somebody must challenge this before the Supreme Court. And one of the proposals maybe of this committee, the Quadcom, is to maybe challenge the Executive Order number 13, no? Para saan? Para ma-declare itong unconstitutional. Kasi that's the initial findings that we have eh. Diba? Kung hindi natin kikwestiyon yan, patuloy yan. Gano'n pa katagal siya yung pag-imbestiga ng Quad Committee? Sa totoo lang, parang gusto ko nga before filing, makatapos na tayo, pero hindi namin makakaya eh. Remember, the reason why kinonsolidate ito, kasi napakalawak at napakalaki nung topic, no? Yung topic na iniimbestiga natin. So, I would estimate na sana, before the year ends, tapos na ito. No? And I am sure with the leadership ngayon, siguro, tuloy-tuloy ang trabaho. Kahit nagbabakasyon ng iba, kami ay magtatrabaho. Ang Quad ay magtatrabaho pa rin. No? Para matapos na ito. Nakarating din ba sa inyong info yung sinabi ni Senator Lacson, former Senator Lacson, na nag-attempt na mag-raise ng $1 billion
si Alice Go para lang sa... Yeah, na ako, honestly, I just saw that sa newspaper, galing sa media, no? And mukha namang merong ano, katotohanan yun, no? Kasi yung perang umikot sa kamay ng Banban Pogo, umabot sa mga 30 billion pesos, eh. Eh, what is 1 billion to settle all the legal, ano niya, di ba? So, baka, no? Ako, I am of the belief na merong umayos, gustong umayos sa mga taong involved dyan. Yung 1 billion, baka maliit pa yun eh. Sa aking palagay, baka mas malaki pa doon. So, sa New Year's Day, na Alice Wu, confirmed na po yun, napayagan na po siyang pumunta dito? Or invitation pa lang po yung na... Invitation pa lang, yung pinadala namin. Kasi pinayagan siya sa Senate eh. So, we don't see any reason na hindi siya papayagan mag-appear dito sa amin. So, pero kanino nag-address yung sa korte. So we wrote a letter to the court, di ba, sa Valenzuela court. Pero wala pang sagot, sir. Wala pang sagot, eh. Wala pang sagot. Ganun din kay si Cassie Ong kasi dito naman siya nakadetain, no? So, wala namang problema yon. Ang question na lang kung sasagot o hindi. Eh kasi kung tatanungin mo siya, parang gusto niyang sumagot. Pero yung mga abogado niya, ayaw siyang pasagutin, di ba? Ay, obvious naman eh. Di ba, yung huling appearance ni Cassie Ong sa Quad, ano naman siya eh, cooperative naman siya. Until suddenly, di ba, tumaas yung blood pressure, ay bumaba ba o tumaas? Bumaba. Oh. At saka yung blood sugar niya, nag-iba na yung ano, yung abogado na ang sumasagot. Kanina okay siya. Kanina okay daw. So, ang bumaba yata blood pressure, yung mayor. Crucial ba yung mga sasabihin ni Alice? Ito ah, para sa amin, sa Quad, we have to establish na yung dalawang pogo na yan na malalaki ay magkapatid yan o kaya magpinsan. Ibig sabihin, magpinsan yung dalawang kumpanyang yan. Yung Banban, Baofu, at saka Zone Yuen, at saka itong Lucky South 99, eh, isa lang yan. Magkakaiba lang ang pangalan. Kasi the same operation, the same personalities. Di ba? Eh, si Cassandra Ong, at saka si Aris Go, ganun din eh. Now, this is to support our theory na itong mga pogo na ito ay, ang trabaho nila is to launder the money of the criminal organization that is operating in the country. Ano yung criminal organization na yun? Drug trafficking, human trafficking, prostitution, itong mga pogo na ito, ito na yung laundering nila, no? Pati yung pagbibili ng mga Chinese ng lupa. Kasi, nakakalungkot isipin na yung mga banyaga, yung mga dayuhan, libo-libo yung ektaryang lupa na pagmamay-ari nila. Samantala yung ating mga mahihirap na kababayan na mga farmers na dito pinanganak, dugo ng kanila mga ninuno ang nananalaytay sa mga lupang ito, wala silang lupa. Pero ito mga inchik, I'm sorry to say this, but I am not xenophobic. Ang punto ko lang, bakit pinayagan natin ito? Sino ba yung taong pumayag sa mga ganito? Nabudol ba ng mga Chinese yung mga ahensya ng gobyerno? O vice versa? Hindi alam eh. Sir, baka lang you would have info on the whereabouts of Attorney Harry Roque kung nasa Pilipinas pa po ba siya and kung haharap po ba siya sa Thursday? Wala pa kami info kung haharap siya. But I know that he's still in the country. No, kasi yung BID, meron namang lookout bulletin sa kanya. We would know kung umalis siya o paalis siya o aalis o nakaalis siya. No? So far, wala namang info sa amin. Sir, sabi po ni Attorney Roque, hindi daw po niya nire-respect yung contempt order niyo. Hindi daw po niya isa-surrender ulit yung freedom niya. You are contempt by the Filipino people daw po yung progress. He can say whatever he wants to say. Kahit ipagsigawan pa niya, wala namang kaming problema dun eh. Humarap ka. Sagutin mo kami. Hindi yung sa social media ka sumasagot. Walang sasagot sa, walang, hindi namin matatanong yan. Sir,
sir, dun sa social media, napanood nyo naman ang white background niya. Ano napansin nyo kaya Attorney Harry Roque na yun? Yung features niya, yung mukha niya? White background na yun, nakikita ko. Ay, bakit saka naka-white shirt siya eh. Di ba? Oh. Yun ang nakikita ko sa kanya eh. Mukha ba siyang walang tulog na, yung eye bag or something? You know, sabi ko nga kay Attorney Harry Roque na siguro all we needed and wanted from you is to cooperate. Tulungan mo ang gobyerno, tulungan mo ang ating quad na mailabas ang katotohanan dyan sa usapin ng pogo na yan. At marami ka namang kaibigan sa Kongreso. Dati kang miyembro ng Kongreso and perhaps, di ba, maaaring makatulong din sila sa iyo, di ba? Ako, kaibigan ko rin si Attorney Harry Roque. Kaibigan ko yung wife din niya. So, di ba, kumbaga, wag, di ba, this is the opportunity for you to answer the allegations hurled at you in this forum, in this committee. Di ba, wag kang magsumbong sa social media. Di ba? Wag kang manawagan ng kung ano-ano dyan. Di ba? Can you call more of that behavior from Harry Roque? Is this more suspicious from the Quad? Looks like, yeah, because it now gives us more suspicions that the bakit ayaw mo mag-copy? Baka may tinatago ka. Si former presidential spokesperson Harry Roque yesterday issued a statement via Facebook video sinasabing hindi po siya pugante dahil siya po ay walang pending na kaso sa mga korte, and accused the Quadcom of power tripping. Your reaction po? Well, hindi naman kami nagpa-power trip. That was the decision of the Quadcom, ano, the members. And you have to remember as well that the rules of the committee was approved by the 300 plus members of the whole House of Representatives, and we were all elected by the people. Or meaning, we are the representative of the people. And once that we have approved that rules governing the conduct of every committee in the Congress, it is being construed as the action of the people. Because we were elected, we are representing our people, and thereby the rules that are governing the conduct of ordering contempt is a action that was taken by the people. Pero sir, anong view ninyo doon sa pag-iwas niya na ma-detain ulit sa Kamara? Well, kung talagang umiiwas siya na siya ay pumunta dito sa Kongreso, alam mo, may presumption ang lagi yan eh, no? Kapag evasive ka and then you're trying not to accede to the request of the Quadcom regarding the... alam mo, kasi simple lang naman yung inihingi ng Kongreso eh, yung aming committee, yun lamang mga dokumento pertaining to the income tax return. Lahat naman tayo nagbabayad ng income tax, and also yung ating pong SALN. Yung SALN naman, it was done during the time that he was a public official, and those are documents that he himself offered to be submitted to us. Unfortunately, now that we ask for it, eh parang ayaw na niyang i-honor yung kanyang sinabi sa Kongreso. And you have to remember, no, time and time again, we will be telling this to our friends in media and to all the people that there was a connection, because he may deny it, no, na sinasabi niya that he was not connected with Lucky South 99, but documents that was submitted to PAGCOR, and people, official of the PAGCOR, were saying that they were discussing indeed the Lucky South 99. So marami kasi siyang denial about it, but of course yung documents and yung mga people verifying the meeting that was conducted with Cassandra Ong was really happened. And maybe yung kanyang sinasabi that yung sale ng kanyang property na siya ang nagre-reflect doon sa kanyang income tax return saka sa kanyang SALN at hindi nang galing sa Pogo, eh gusto nating malaman yon, at malaman din ng ating mga members if there is a truth behind it.
But now that he is not cooperating with regards to the pronouncement on social media, then the more that we have to pursue this contempt order that we filed, because somehow we will be able to find out the truthfulness nung sinasabi niya na hindi siya talaga involved doon sa Pogo. Sir, doon lang sa statement sa press release you issued today, parang you were saying light is an indication of guilt? Yes, oo. Eh, di ba usually ganun naman, di ba? If we really wanted to evade, if we really wanted to not to attend and pursuing other things in order to avoid it, then there will always be a presumption of guilt. And for him not to be construed as one like that, eh, better for him to appear in the Quadcom. And hindi naman yung, alam mo, sa totoo lang, kung pinadala niya yung mga dokumento, no, yung ITR, yung SAL, and other documents pertaining to the sale of that property, most likely, baka doon lang magbe-base na kami. Diba? And I think we don't need to for him to appear in the Quadcom if we will be able to find out that talagang yung pag-increase ng pera niya from 2016 and so forth, eh nakita po natin na talagang with the basis in accordance to what he testified. Because if you will remember that he testified that the reason why there was an increase in the sa kanyang tinatawag na financial statement doon sa kanyang mga companies because of the sale of that property in Parañaque. So we wanted to find out kung totoo yun or nanggaling sa iba yung pera. So yun lamang. At kung malaman natin na nanggaling sa iba yung pera, bakit siya nagsinungaling sa Kongreso? At most likely, we will be having in our committee report that indeed, yung kanyang participation doon sa meeting sa PAGCOR and the documents that were submitted to PAGCOR as the legal of Lucky South were all true. So yun yung dapat po natin na maintindihan ng mga ating mga kababayan. Kaya pinipilit po natin siyang mag-submit ng mga documents. Okay, guys, questions? Opo, kung linawin ko lang, so ano pong next kay Attorney Harry Roque? Sa Thursday po ba invited siya? At paano kung hindi na naman siya dumating at hindi na naman niya ipadala yung ano? Ano po yung mangyayari sa kanya? Well, yesterday, I was able to talk to our Sergeant at Arms. Yung pong contempt order was already served, no? So it was like 2:59 or 3 p.m. yesterday. And it was received by a certain Irene, or I don't know the name, but yung chief of staff niya ata nakatanggap noong contempt order. So, well, siguro kung natanggap niya yun ng alas 3 kahapon, and kung nagkaroon siya ng pronouncement prior to 3 p.m., eh, baka hindi pa niya nare-receive yung contempt order. But now that he received it, I think, kung padadala niya sa atin or a-attend siya sa Thursday, it's up to him. But the most important thing is for him to submit all the documents and most likely to attend as well. And remember, no, hindi naman po namin siya, never naman namin siyang binastos doon sa Kongreso. If ever na minsan na gagalit po yung mga congressman or members of the committee or even the chairman, because sometimes nagiging ano na rin po kami, parang harap-harapan kaming niloloko, harapan-harapan kaming binabastos or nag-evade sa mga questions. Alam naman natin that that they're hiding something. Eh somehow tao din kami na nagkakaroon din po kami ng saturation point. And that have to be understood by our people. And sometimes also you have to put some kind of application on this questioning for the resource person to answer rightly. There are different tactics that are being employed by the different members, and of course, since that we are all elected and we were all given this responsibility, somehow the resource persons have to understand this.
Opo, oh, sorry, last na kong Dan. Kasi yes, may report lang din na lumalabas na parang Quadcom given na Attorney Harry Roque until Thursday. Ano pong next afternoon? May mas mataas pa ba sa contempt order? Ano po yung mangyayari sa kanya? Kasi nga, parang ang declaration na niya kagabi, 6 p.m. uploaded yung video niya. Sabi niya, hindi na nga niya, parang hindi niya napapansinin yung Quadcom, wala siyang pakialam. Ano po yung next, may next pa ba sa contempt order? Paano natin siya makokompel na mag-submit ng documents or humarap? Well, actually, it's up to the, Sergeant at Arms, ano, in coordination with the PNP. I heard that we were able to contact already the NCRPO and the I think yung also the CIDG. So they will be implementing the order of the House of Representatives, and yung order will take its own course. Eh. And yun nga, kung if ever na magiging evasive pa rin siya, magtatago pa rin siya, or magre-resist siya sa kanyang pag-aresto sa kanya, well, it's up to him. But I heard that he will be filing also a TRO sa Supreme Court. Well, lahat naman tayo entitled to do that. But of course, for the meantime, kailangan sundin muna niya yung order ng Kongreso. At ito po ay naaayon sa batas at idinakda ng amin pong institusyon, and everything has to follow it, ano? Otherwise, kung someone will disregard this decision of the Congress, eh, what will you be expecting? Sooner or later, lahat ng resource persons will do the same. And so what will happen to the different investigations of the House of Representatives and the Senate for that matter? So we have to respect, and being a lawyer himself, no, dapat malaman po niya that kailangan sundin natin po yung mga batas na umiiral sa ating pong bansa. Okay, Marian, go ahead. Marian? Kong, sorry, can you clarify na? Yes, Marian. Kamusta na yung status ni Myla Roque, wife po ni Harry Roque? Well, we were asking, you know, in the last hearing, we were asking about yung certificate and also the galing po doon sa hospital and the kanyang doctor, no, pertaining to doon sa mga surgery that was done on her, and what is the yung kung ano po talaga yung level nung kanyang sakit. And that have to be established, no? Kasi ang amin nararamdaman, there is also a feeling of evasion, no, on her part. And sometimes kasi gantong ginagawa po ng ating mga resource persons to find ways para wag talaga umaten sa ating pong mga hearings. And what we did in the last hearing, I think that was 2 hearings ago, we asked for that documents coming from the medical doctors and to explain to us kung ano talaga yung level of sickness of Myla Roque. So, ipapa-show cause daw po ba? Ano po yung ating next actions? Well, kaya considering nga yung condition ni Myla, so winuhold muna po namin yung contempt sa kanya. If ever that we will be finding out, yung kanyang mga certificate will be validated by our doctors as well, then we might consider not to cite her in contempt. But of course, yung pumunang show cause order ang inisyu po natin. So basically, we will be asking muna yung mga medical doctors about their condition. Ah, okay, sorry sir. So tama po ba nung last hearing na order na show cause, I mean order si Myla Roque, or sa susunod pa lang po na hearing? Well, actually I think two hearings ago we already issued the show cause order for her to explain. Tapos they submitted hindi naman siya certification, letter lang. So what we need is a certification coming from the doctors, and thereby we will be, maybe kung ano, we will be inviting the
the medical doctors niya para malaman po natin yung real situation ni Myla Roque. Kasi yun na nga, di ba, we don't want this to set a precedent that next time around they will be just writing a simple prescription coming from the doctor that saying that this is the condition, and then this that will be the excuse of the resource persons, and we don't want that to have a bad precedent. That's the reason why we wanted to verify rightly the real condition of Myla Roque. Thank you so much, sir. Salamat. Thank you, Marian. Maraming salamat. Ate Rose, go ahead. Sorry po, Kong. Aside from Roque's, ask ko rin po yung update regarding kay Cassie Ong. Kasi po, last time, binanggit po ng attorney niya na instead po na magkaroon ng mental breakdown or mag-suffer from mental breakdown po si Cassie, ay hindi na po siya dadalo ng Quadcom. So meron na po bang formal na notification sa Quadcom na hindi na siya dadalo? And after nun, what will happen to her? Yes, so meron siyang formal letter sa amin that yun na nga, they are elevating the their case, no, trying to find the TRO, but that was rejected by the Quadcom in the last hearing. But you will notice in the last hearing hindi namin siya pinatawag dahil nakafocus kami doon sa EJK. But this Thursday, we will be going to invite her as well dahil may mga issues regarding doon po sa flight, no, na ginawa po nila. So, doon naman po sa tinasabing psychological condition ni Cassandra, I've heard from the doctor that yung kanyang mental capacity is somehow okay naman. And siguro we will be asking sa medical doctors natin sa house to explain what happened dun sa mga result that the Congress wanted to be initiated on her. So basically, yung kanyang mga internal and blood result were already been gotten by the house doctors. And I still remember that asking also our in-house doctor to include yung yung mental condition, and I think they have a report na doon sa bagay na yon. And the last time that I have spoken with our in-house doctor, he told me that yung mental capacity naman ni Cassandra Leong was okay. So I think there's no reason for her not to appear on the next hearing on Thursday. So, palagay ko a-attend naman yan. Alright, sige po. Ay, last na pong clarify ko, sorry, Vibs. Yung contempt citation po kasi na ipinapataw ng Quadcom sa mga resource person na hindi nakikipag-cooperate. Pansin kasi namin parang iba-iba po yung ano eh. Depende sa motion at saka po dun sa approve ng Quadcom. Pero ano po ba yung pinakamahaba nun? Kasi meron kami narinig na until ma-dissolve yung four panels, eh po pwedeng ipa-detain ang isang resource person. So ganun po ba yun? Kasi yes, ang pagkakaalam namin una, 30 days lang eh. Yes, oo, kasi mayroong ano yan eh, kumbaga yung penalty, these are being meted out by the motion by any member of the committee. And if it is being approved by the whole of the members, then the penalty will be meted out on the resource person. On the case of Cassandra Leong, I think the penalty that was given to her was a 30-day penalty. But of course, this will be subjected as well to the established rules of the house in relation to the reason for a certain extension as well. So meaning yung pong mga penalty pagdating po sa kanilang detainment doon sa aming pong detention center is also based on the motion that will be approved by the whole of the members of the Quadcom. So hindi po siya pare-pareho. Sometimes merong 10 days lang. If you remember yung kay Harry Roque, we discussed it thoroughly and we decided to give him a one day detaining him in the HOR. So, meron naman 10 days lang, meron 15 days. So, basically nakabase po 'yan sa kagustuhan ng members.
Oh, kasi po may nag, yun nga po, sabi nga po ni Attorney Roque na power tripping. Pag di nagustuhan po ng pag hindi nagustuhan ng quad yung sagot ng resource person, contempt agad. Yun po yung isa sa mga allegations niya. Pagka hindi ka, pagka nag-invoke ka ng right against self-incrimination, contempt po agad. So, yun po yung isa sa mga allegations niya. Well, kasi hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power trip yung mga members eh. You have to remember that it is included in the rules of the House of Representatives and it was approved by the 300 plus members. So kung ito yung power trip eh dapat wala yan sa ano, wala yan dun sa rules, and we are not abusing our power because the power that was given to us by the institution, by the Congress itself when we started our 19th Congress, basically simula pa lamang talagang inaprubahan na itong rules na ito eh. And the power to cite the resource persons in contempt under Section 11 is a clear manifestation that we're just doing our responsibility. Now, kung hindi mo naman gagawin yung pagsasite ng contempt, and nakikita mo naman that they are really violating by abasing, evading our questions and lying in front of all of us, what will happen to all these investigations? People will not believe us anymore. But somehow, yun na nga sinasabi nila, there are being abuses because ang daming mga contempt na ang ginagawa namin. E paano naman kung maraming nagsisinungaling? E kung paano naman kung maraming na nag-evade ng aming mga questions? Ayaw naming magkaroon ng mga maraming iko-contempt. Why? E kasi yung aming House of Representatives, yung aming detention center doon, eh, ilan lang naman ang pwede namin i-cater doon. E ngayon, sobra-sobra na po yung naandun po sa facility, and we wanted to release others to accommodate naman po yung mga talagang ibang halatang-halata mo talaga nagsisungaling. So basically, dapat they have to understand that we are just doing our yung aming responsibilidad na naaayon sa mismong rules na aming pong ginawa dito sa Kongreso. Okay po. Thank you po, Kong. Kung Dan, sorry, pahabol na lang po. Is it safe to say na Pogo po yung focus nyo sa next hearing? And dami, formal invite na po ba tayo kay Alice Kuo? Yes, oo. I think meron na po tayo nirelease na invitation for Alice Kuo to appear on Thursday. And Pogo tayo, and at the same time, meron din po tayong part ng EJK. So, dalawang issue ang pag-uusapan po natin. We wanted to finish yung kay Alice Go and kay Cassandra, because if they will be continuing to answer all our important questions, then wala na po tayong magagawa ko i-stop na yung issue nila. Saturated na rin na yung mga questions that we wanted to ask, and unfortunately we are receiving no answer. So baka mag-ano na tayo doon, mag-move forward na tayo by Thursday. So we will be trying to find out, no? So tingnan na lang po natin kung ano mangyayari sa Thursday. Pero may request na rin po, sir, sa court. Ha? May request na rin po sa court for kay Alice Guo. Yes, so I think meron na po tayong nilabas na na request sa court. Pero I think she's under the custody of Senate right now, di ba? So we'll be asking yung sa Senate na lang, tingin ko ha. Yun ang nakikita ko doon kung nasa kanila si Alice Go. Sir, clarification. May roon na po bang approval ng request for Alice Go to attend either from the Senate or from the court? I haven't seen a answer or a reply yet, no. But of course, I think hindi naman yan ipagkakait ng Senado. Tulad ng ginawa naman po natin, nung ni-request sila kay Cassandra, we approve it, no, sa hearing natin. And I think wala naman kasing conflict sa schedule. Palagay ko, i-allow naman yan ng Senado. How about sa court, sir? Wala pa rin. Well, most likely kapag wala namang mga conflict yan sa mga schedule, they will allow it. There's no reason for them not to allow it, di ba? Kasi nga, magkakaroon lang ng adverse reaction yung ating mga institution. And kami, kung matatandaan mo, hindi naman namin tinanong si Cassandra nung last week, and hindi naman namin invite si Alice Go nung last week as well. So this time ata, to have a finality on that issue, we will be asking her presence on Thursday.
para once and for all, we will be closing that that chapter already. Another clarification, Myla Roque expected on Thursday ba, sir? Yes, so Myla Roque, si Ari Roque, and also yung mga marami kami inibitahan eh pagdating doon sa issue ng EJK eh. Andyan yung sa, we also invited the Bureau of Coast of Immigration, sa quarantine, ka-up, para doon sa issue ni Alice Go, saka ni Sheila Go, and pagdating naman po doon sa PCSO, we invited yung mga personalities that were involved with Rohina Garma, at we wanted to also to start yung issue ng raid sa Cagayan. Kasi nagkaroon ng raid sa Cagayan eh about dun sa alleged Pogo Hub, no? Na I think it was raided last week by the PNP. So we invited the PNP what they have ano yung nag-come out dun sa kanilang raid and what is the updated report on that issue. Kasi malaki din yung erang yun sa Cagayan de Oro. So we wanted to find out kung anong meron dun sa Pogo Hub na supposedly was stopped according sa PNP. We wanted to explore that issue. Opo, ano po yung mga itatanong ninyo kay Myla Roque, sir? Well, ako personally, ang gusto ko lang malaman siguro yung ano nila, yung company nila that they applied sa Biancham doon sa Maribeles. Kasi there is an allegation that a Pogo establishment will be put up in the Maribeles. And that's the reason why we asked, you know, yung APAB. Yung APAB kasi, yun yung sa economic zone na kung saan sila po nag-handle ng mga ilalagay na mga ano doon, ng mga industrial park or residential or whatever. Isa sa mga information that we gathered that they applied for a Pogo Hub doon sa Maribeles. And what we wanted is for the confirmation. So, kay Myla, being the incorporator of that Biancham, sila yung nag-apply. So, gusto natin malaman. So, if ever that we will be able to get it, then somehow, makikita na po natin yung relasyon ni Mr. Harry Roque doon po sa Pogo. Okay. Last na lang, sir. May HDO ba si Harry Roque or involved na ba yung NBI sa paghahanap sa kanya? In your opinion, is he considered a fugitive? Well, ako naman kasi parang I need to qualify yung fugitive, ano? Kasi we served the contempt order yesterday at 3 in the afternoon. And then he said something on social media at 6 p.m. You were saying a while ago. So, let us see muna. Tingnan muna natin kasi it was served on him on the afternoon of yesterday. So, bigyan po naman natin ng pagkakataon siya na mag-appear sa Webes. Ngayon, kung hindi siya mag-appear, di ba? Ako ang feeling ko, yung tawagin natin siyang fugitive for this moment, parang hindi pa po siya masyadong appropriate. Let us see muna on Thursday. Kasi alam na alam niya na na-serve na niya, tinanggap na nila. So, kung hindi sila magkakaroon ng magandang reason on telling us why he will not be able to attend. Kasi he was telling this outside eh. Wala namang siyang sulat sa atin eh. Hindi pa niya sinusulatan yung Kongreso, yung Quadcom, telling us that ano na yung mga sinabi niya outside of the Quadcom is really what he meant. Di ba? So, I'm giving him a chance though na huwag natin siya munang tawagin fugitive. Dahil nga, katatanggap lang niya kahapon at yung sinasabi niya na hindi siya a-attend. So let us see. Tignan muna natin sa Thursday.